sa interpretasyon ng Jane. Bagay mo doon. Bagay mo ba nila? Sumayin niyo ang kapayapaan, mga anak. Nais kong makita ang mga ngiti sa inyong mga labi. Maraming salamat, mga anak. Sapagkat ang ama ay labis na nagagala sa tuwing nakikita ang inyong mga ngiti sa labi. Sapagkat iyan ay tanda na kayo nga ay nagtagumpay. Kung paano ako ay nagtagumpay at muling nabuhay, kayo rin ay magiging matagumpay, mga anak. Sapagkat kung patuloy kayong susunod sa aking mga aral, tunay nga na kayo ang mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo, mga anak. Kayo ngayon ay malaya na. Malaya na kayo sa umaalipin sa inyo. Sapagkat kayong lahat ay binigyan ko na ng bagong buhay. Ako ang inyong Panginoon na namatay at muling nabuhay upang bigyan kayo ng buhay, upang makalaya kayo sa umaalipin sa inyo. Katulad ng aking alagad na si Maria Magdalena, siya ay inalipin ng 7 demonyo sa kanyang katawan. Siya ay mapalad sapagkat sa kanya ako unang nagpakita. Mapalad kayo, mga anak, sapagkat ako ay nakikilala ninyo. Mapalad kayo sapagkat alam ninyo kung ano ang katotohanan. Mapalad kayo sapagkat kayo ngayon ay nasa kaliwanagan na, mga anak. Kaya naman, naway patuloy kayong magliwanag. Patuloy kayong sumunod sa aking aral. At ang aking aral, ang nais ko kayong lagi ay mag-ibigan. Huwag ninyong alalahanin ang ibang mga bagay maliban sa inyong tungkulin bilang aking mga hinirang. Ang inyong sarili-sariling gampanin ang dapat ninyong binibigyan ng halaga. At huwag ninyo nang pakialaman ang buhay ng iba. Huwag kayong managot kung ano man ang kanilang mga ginagawa. Huwag kayong managot at huwag niyong bigyan ng oras at panahon kung ano man ang kanilang mga kasamaang ginagawa. Ang inyong dapat gampanin ay ang ipakita na tunay nga na kayo ay aking mga lingkod. Ang ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong mga gawa na tunay nga na kayo ay mga hinirang ng aking Ama. Ipakita ninyo sa gawa na kayo ay tunay na mga lingkod. Ipakita ninyo sa gawa ang inyong pananampalataya. Naway patuloy kayong gumawa ng mabuti at iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Katulad ni Maria Magdalena, nang siya ay aking pinatawad, nang siya ay aking pinagaling, siya ay nagpatuloy sa pagbabagong buhay. Kaya naman, siya ay mapalad sapagkat siya ang unang nakakita ng ako ay
kayo muling nabuhay. Kaya naman, kayo rin mga anak, makikita ako ng lahat kung sila ay may malinis na puso. Huwag niyong hayaan na ang inyong mga puso ay mabahira ng kasalanan at kasamaan. Huwag niyong hayaan na ang inyong mga isip ay mabahiran ng kasalanan at kasamaan. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Manatili kayo sa kaliwanagan. Nagsagayon, sa aking pagbabalik, kayo ang aking unang makikita. Ako rin ang una ninyong makikita. Kaya aking mga anak, naway, ingatan ninyo na kayo'y magkasala. Magpatuloy kayo sa pagpapakabanal. Magpatuloy kayo na mamuhay sa katotohanan at katuwiran. Magpatuloy kayo sa pamumuhay sa kaliwanagan. At huwag na inyong hayaang kayo pa ay magkasala. Huwag kayong mag-alala sapagkat aking mga anghel ang gagabay sa inyo upang kayo ay mailayo sa mga pagsubok, upang kayo ay mailayo sa pagkakasala. Manalangin kayo sa Ama na sa inyong mga kahinaan, kayo ay kaniyang patatagin. Manalangin kayo sa Ama sa pamamagitan ng isang panalangin may kababaang loob, upang kayo ay maging matagal. Magpakababa kayo sa harapan ng Ama at makakamit mo. Makakamit ninyo ang kanyang awa. Sapagkat ang Ama ay maawain at mahabagin. Katulad ng kadakilaan ng kanyang pag-ibig. Maraming salamat mga anak at sumayin niyo aking kagalakan. Salamat. Salamat. So, dadako na po tayo ngayon sa ika-apat na kapahayagan sa panalangin papuri ni Inang Flor at nang